Jubilito TV Official. Alright. Inyo, what's up mga kabagis, Jubilito TV Official. At eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po ang lahat, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap na Bruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Supporters, Kalingap Subscribers, Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawan lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa naging recent video upload ni Roel of Malalag na kung saan ay binigyan po tayo ng update dito po sa pabahay niya, sa pamilya nila Erica, no? Mga kalingap at kabagis, dahil kung mapapansin po natin after a week ng pagko-construction dito po sa ginagawang bahay or nire-renovate na major renovation, no? Dito po sa bahay nila Erica ay talagang ang dami po ang naging pagbabago mga kalingap at kabagis. Kasama na po dito yung buong bubungan na pinalitan po ng bagong yero. Kasama na po yung kahoy dyan. And at the same time ay nilagyan na po ng partisyon ang loob ng bahay. Ginawa na pong konkreto ang mga dibisyon sa loob. At yung mga extension ng dingding, yung mga lumang dingding na semento ay pinalitan na rin po, no, mga kalingap at kabagis, no. So all in all ay talagang masasabi po natin mga kalingap at kabagis na talagang parang bago na to mga kalingap at kabagis, ito pong bahay nila Erica. With a span of a week mga kalingap at kabagis ay talagang masasabi po natin mabibilis po ang mga karpintero na gumagawa dito po sa bahay nila Erica. At napaka-grateful po ng bata sa mga tumulong, sa mga nag-sponsors, at syempre po sa mga viewers na wala pong sawang sumusuporta po sa channel po ni Roel of Malalag. At dito nga po mga kalingap at kabagis ay talagang mapapaisip ka na lang, no? Bakit kailangan pang i-bear nung bata yung mga ganitong pagtakbo ng pag-iisip, ika nga. Ang tinutukoy ko po mga kalingap at kabagis ay yung nga pong revelasyon na sinabi po ng kanyang nanay na kung saan ay buntis na naman po. At alam naman po natin kung nasundan po natin ang istorya ng buhay ni Erica na kung saan ay talagang halos isa siya sa mga nag-grind dito po sa pamilyang ito para po alam nyo na makasurvive sa pang-araw-araw, no? Alam nyo naman yung nangunguha siya ng dahon ng gabi diyan sa may tabing ilog para lamang po mailako, at the same time po ay magamit niyang pangbaon sa eskwelahan sa araw-araw, and at the same time ay may kwan na rin po, no? May konting may abot sa kanyang mga magulang dahil alam naman po natin na hindi naman po ganun kalakihan ang sinasahod ng kanyang tatay na parang nangungontrata lamang po, no? Sa mga pagpapabricate, sa pagwe-welding, ganyan mga kalingap at kabagis. At dito po ay masasabi nating talagang nag-real talk ito pong si Erica sa kanyang nanay, dahil nga po alam niya yung pinagdaanan ng kanyang nanay nung dinadala pa sa sinapupunan ang kanilang bunso, na kung saan ay nag-50-50 nga. Tapos ngayon mga kalingap at kabagis ay ito po, buntis na naman. At wala na po tayong magagawa dyan mga kalingap at kabagis, no? Dahil nga po syempre ang baby na nasa loob po ng sinapupunan ng kanyang nanay ay blessing po yan, galing po sa itaas. At hanggat maaari po mga kalingap at kabagis ay syempre po huwag po nating i-bash yung mga ganyang klase ng senaryo, dahil although sabihin man natin na siguro po nagkulang sa tamang edukasyon in regards po sa family planning, pero andun na po yan mga kalingap at kabagis, na huwag na po nating i-bash ang nanay ni Erica, bagkos ay unawain na lamang po natin yung sitwasyon na nandyan na, at pag-isipan na lang po, no, kung ano man yung mga dapat nating gawin sa mga darating na araw, sa darating na buwan, kung ano ang mas magandang maitutulong natin dito po sa pamilya nila Erica, na kung saan ay maganda naman ang itinatakbo ng pabahay ni Roel of Malalag at ang kanyang pag-aaral at mag-i-sponsor, ika nga ay tuloy-tuloy naman po. Yun na lang pong sa bata ay suportahan na rin po natin mga kalingap at kabagis, dahil kagaya nga po ng sinabi ko kanina, blessings in disguise po yan, anghel po yan mga kalingap at kabagis, no? Pero sana nga lang ang masasabi ko po dito ay sana po pinag-isipan po muna ng nanay at ng asawa
yung regarding nga po sa kwan. Siguro hindi rin po nila alam. Siguro by accident, mga kalingap at kabagis, lalong-lalo na po pag hindi po natin alam ang terminology ng family planning, ika nga, ay talagang hindi po tayo aware dito nga po sa mga ganitong scenario. So, ito, muli magsisilbing lesson sa nanay ni Erica at maging reference sa kanyang buhay na kung saan ay pag-aralan ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na po ang family planning dahil alam niyo naman po ang outcome nito, ang bagsak sa mga anak o sa mga kapatid, ika nga, dito po sa pamilyang ito. Lalong-lalo na po kay Erica, mga kalingap at kabagis, na kung saan masasabi po nating isa na rin sa mga nagtataguyod sa pamilyang ito. At meron na naman pong parating na isang bata na kung saan ay dalawa po ang kanyang iniisip, yung magiging kinabukasan ng bata, and at the same time kung ano po yung magiging kondisyon ng nanay niya pag ito pong bata ay inilabas na sa mundong ito. So, yun mga kalingap at kabagis, napanoorin po natin yung naging panayam ni Rowel of Malalag kay Erica regarding nga po dito sa kanyang saloobin sa pagbubuntis po ng kanyang nanay. Narito po yun. Unawaan niyo po ako na si mama po ay bubuntis na naman po. Oo. Pero po ngayon na po sa akin ni mama sinabi na buntis po siya. Ah, 5 buwan na. Sabi nga po ni mama, sabi sa kapatid ko po, wag mo na dapat ipapaalam. Sino sabi? Sila Piona po. Sila Piona. Pero si mama mo man yung nag-ano sa amin, nag-open sa ganun. So, nasasaktan ka din sa mga ibang ano, ibang nagko-comment doon. Hindi mo na lang binabasa o ma. Para naman kay mama mo, anong nararamdaman mo sa kanya? Sana po, ano, pag nanganak na po siya, wag na po magka-baby ulit. Huling ano niya na, kasi ikaw ang mahihirapan, di ba? Ito ang panganay. Kami nga po lula ko, nahihirap na pagka-alaga. Kasi po, ayaw po ni lula magbabantay sa ospital. Kasi nung nanganak doon si ano, si mama mo nung sa bunso niyo, 50-50 daw siya nun, diba? Sabi niya ni lola mo. Opo. Kaya hindi natuloy yung ano, palay gate. Nahihirapan din pala si mama mo pag nanganak na. So ngayon, buntis naman si mama mo. Siyempre, pinapanood mo ni mama mo yung video, ano masabi mo sa kanya. Dito sa video nito. Ano may papayo mo sa kanya bilang ate, bilang panganay niya. Sabi po ni mama sa akin, mag-aaral na po ako mabuti. Magtatrabaho mo na daw po. Huwag na po pag-aasawat. Mahirap na po ito. Sobra, mahirap ang buhay na. So ngayon pa lang, naranasan mo na, di ba? Kung gano'ng kahirap ang buhay na walang maayos na trabaho, walang maayos na tirahan, no? Kaya, siyempre, naunawaan mo din, no? Na kung anong sitwasyon nila mama mo. Kaya, pagbutihin mo yung pag-aaral mo, Erica. Ha? Ikaw lang yung pag-asa nila, mama mo. Mga kapatid mo, ikaw lang. Ano bang pangarap mo sa mga kapatid mo, Erica? Pagbutihin lang po nila yung pag-aaral. Para kayo yung makakaano, kakataguyod sa pamilya nyo, di ba? Opo. So, yun nga mga kalingap at kabagis na muli. Maraming maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Royal of Malalag, pakisuportahan po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. At ganoon din po, pakipasyalan po ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may banner pong Jubilito TV Official na kulay pula.
So hanggang dito na lang mga kalingap at kabagis. Once again, Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos. And at the same time po, proud member po ng Karepa Year 2024. So I always say mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!